Ito yung pinaka-creepy kasi nag-match yung pinaka-description namin ng mga nakita ko sa kanilang mga kamangking ko ng mga papasin. Bali, ang pagkakaalala ko noon, namili kami ng second-hand na desktop computer. Tapos, may mga nagpaparamdam na ganyan-ganyan. Then, one time, around 5 a.m. ata or 6 a.m, gagawa ko ng assignment. Kasi, hindi ba pag high school, gagawa ko ng, alam mo yun, yung magre-report kayo ng mga news. So, yun, mag-google na lang ako noon or Yahoo ata ng mga current event. So, pag ginagamit ko yung desktop na yun, sa peripheral view ko sa gilid, may nakikita ko something parang maliit na tao. Then, all of a sudden, tumakbo siya sa akin, papunta sa akin, tapos hinawakan niya yung binti ko. At di, syempre, tumakbo ko, sumigawa ko, tumakbo ko sa kusina. Tapos yung mukha niya, parang sunog, tapos malaki yung mata niya, tapos yung dila niya naka... Time. Sorry. Sa kaadlaw, sa kaadlaw, medyo maikit lang. So, where can you be? Nakita siya ko, kuhaan ka ng figure, like, uno, so, nato may sa bukid. And then, yung lakshado, and then, pagpon ako, kita ako, dati yung sumitsin, ako sinibiyak. Ako sinibibigwan ba, sinibitag. So, kita na po ito, yung lumabot, yung maghibo. Ano ko kasi mo ito ba, pwesto dyan kita mo. Bala ko, ano mo tanong ako, nagagay, kasi, bro, na minutes, ayan, sinisita mo ba. Yung pag kita sa akin, yung pagpunan, may bang 968 niya, kahit tao kami, yung mga pagpunan, di ba may ito na ito, may bang niya, may mongis, may medyo, tao dito ba, mga babae. Tapit sa punang bato niya, and then... I don't know where to start sa dami na na-experience ko nung bata ako. Naalala ko noon, nag-sleep over kami sa bahay ng ninong at nina ko, kasama yung mga iba kong pinsan. Nasa isang kwarto lang kaming lahat. Bali, katapat nung kwarto yung CR, tapos sa gilid ng CR yung hagdan papuntang second floor. Madami kami sa kwarto at hindi ko alam kung ba't ako lang yung nakarinig. Nagising kasi ako para mag-CR, siguro mga 2 to 3 a.m. ata nun. Tapos ko, napalakas ko yung sarado ng pinto ng CR. Sobrang dilim, yung ilaw lang sa hagdan yung makikita mo. Tapos nun, nilock ko na yung screen and bumalik na ako sa pagkakahiga. Hindi ko alam ba't ako kinakabahan, pero ang tagal na din kasi nito. Naglakad sa hagdan ng padabog. Alam mo yung tunog ng chinelas? Pag bumababa ka ng hagdan, tas galit ka, ganot na lang ang gising. Bukas bigla yung pinto at nagpatay si Nino. Part 2 doppelganger story, sa mister ko naman ito nangyari. Doon din sa bahay namin sa Caloocan. Maaga kami nakatulog noon, I think mga 10 p.m. tulog na kami. Di nakapatay ni ilaw, syempre, tapos nakabukas yung pintuan namin. And then yung ilaw sa hagdan naka-open, kaya parang medyo may light. Mga bandang 1 a.m, naalimpungatan kami kasi sumigit yung kapatid kong lalaki. Matangkad yung kapatid kong lalaki. Tapos inaaya niya yung mister ko na uminom. Sabi niya, boy, tara boy, baga rin siya. Pero yung mukha niya hindi ko kita kasi nga against the light, yung ilaw sa hagdan. Tapos madilim sa kwarto namin, nakasilip lang siya na ganun. Ako bumalik ako ng tulog, pero yung mister ko bumaba siya kasi nga tinawag siya ng kapatid ko. Maya-maya makyerte siya, so nagising ako. Sabi ko, kala ko inom kayo. Yung pala, pumunta siya doon sa balcony kasi sila lagi nagiinom, patay yung ilaw. Pumunta siya sa garahe, patay yung ilaw. Pinusahan niya yung kapatid ko, tulog. So kinabukasan, tinanong niya yung kapatid ko kung inakyat ba kami. Natulog din daw ng maaga. So yun nga, di ba,